For today, ang gagawin naman natin ay tutorial about the Bluetooth module, specifically the HC05. So, ang Bluetooth module ginagamit para sa communication ng ang madalas ginagamit ay mga cellphone to the Arduino. So, kung gusto nyo mag-switch ng mga relays or LED, pwede nyo nang gamitin ang Bluetooth module para makapag-send ng commands into our Arduino board. So, ang gagawin natin na una is to connect the HC05 Bluetooth module into our Arduino board. So, as you can see here, meron tayong diagram na connection ng HC05 to our Arduino board. So, we have here the VCC connected to the 5 volts of our Arduino board. Ang ground naman, papunta sa ground ng ating Arduino. Ang TXD, papunta sa pin 2. And the RX, ng ating HC05 to pin 3 of our Arduino board. So, kung makikita nyo dito, connected na siya. So, once na i-power up nyo ang ating Bluetooth, ang ating Arduino board, mapapansin nyo na plus fast blinking ang LED ng ating HC05. So, ibig sabihin, naka-standby siya, waiting na mag-pair sa kung anumang device ang ating ipe-pair sa Bluetooth device na ito. So, the next thing na gagawin natin ay yung code naman ng ating Arduino Uno. So, kung makikita nyo dito, meron akong simple sketch or code ng ating Arduino using the pins 2 and 3. So, gagamit tayo ng software serial since magkagamitin natin mamaya yung serial monitor. Kaya, kung makikita nyo sa ibang tutorials, nakakonect ang TX at RX ng Bluetooth module sa pin 0 at 1. So, in this case, nakakonect siya sa pins 2 at 3. So, kung makikita nyo dito sa code, we have the pins 2 and 3 as our software serial. So, ang default baud rate ng ating Bluetooth module ay 9600. So, ang ating serial, gagamitin tayo ng serial since i-open natin yung serial monitor later in this video. So, sa loop, meron tayong counting codes na kapag may na-detect siyang data galing sa device na nakapair ang ating Bluetooth, i-re-read niya lang yung kanyang data at i-display sa ating serial monitor. So, itong code na ito, naka-upload na to sa ating Arduino Uno. So, try natin na paganahin. So, para matesting natin, so, gagamit tayo ng ating cellphone. So, ang gagawin natin, i-download nyo lang itong app na ito from the Play Store kung kayo ay Android. So, naka-install na ito sa akin. So, open na lang natin. So, once na ma-open natin,
Koconnect na tayo sa ating Bluetooth module. So, ang pag-connect nito ay ito, naka-register na as HC05. So, once connected, connected na. Pwede nating i-open yung ating terminal. Okay. Magta-type lang tayo dito ng isesend natin sa ating Arduino board na data. So, kung mapapansin nyo rin, ang blinking ng ating HC05 ay slow blink na lang siya. Ikatulad nung kanina na plus fast blinking siya. So, open natin ang ating serial monitor. Okay. So, kapag nag-type ako dito, wawa test. Tapos, isinend ko itong done. Dapat ma-receive yan dun sa ating serial monitor. So, makikita nyo dito na na-receive niya yung ating data. So, try natin ang isa pa. QWERTY. Okay. So, once na ma-send ko, makikita ngayon dito na na-receive siya ng ating Arduino board. So, ito ay pag-send ng data into our Arduino board. So, paano naman natin gagamitin na pang-switch itong mga data ng ito sa ating Arduino board? So, ang gagawin lang natin para matry natin, gagamit tayo ng isang LED na i-coconnect natin sa pin 13 ng ating Uno board at saka yung kabilang paa, yung sa ground. So, itong mas mahabang paa sa pin 13, yung mas maikli sa ground. So, connect lang natin dito. Yan. So, pag na-connect natin yan, may babaguhin lang tayong konti sa ating code. Meron tayong konting idadagdag. So, ano natin dito? Okay. So, dinagdagan lang natin ng pin 13, dineclare natin as output. At kapag nag-send tayong data na LED on, mag-on yung LED. Then, pag LED off, mag-off yung ating LED. So, upload muna natin to. So, Arduino Uno at aking COM3, COM port. So, pwede nyo na kagad doon testingin since ang atin namang Bluetooth ay naka-pair pa.
Since ang ina-upload na naman natin ay yung ating Arduino Uno, kahit hindi nyo na-disconnect ang ating Bluetooth module. So, yung sinasabi ko kanina na kapag sa 0 at 1 nakakonect yung TX or RX ng ating Bluetooth module, kapag nag-upload kayo dito, kailangan tanggalin nyo pa uli ito. Then, pag na-upload nyo, pwede nyo na uling ibalik. So, medyo hassle kapag ginamit nyo yung pin 0 at 1. So, gumamit tayo ng software serial. So, uploaded na ang code natin. Buksan uli natin ang ating serial monitor. So, para ma-on ang ating LED, kailangan mag-send tayo ng LED on at saka LED off. So, ito ay capital letters. So, dapat capital letters din ang ating send dito. Kasi, ang capital letter at saka small letter, magkaiba kasi sila ng value sa ating ASCII na standards. So, capital tayo lahat. So, LED on. Pag na-send natin, kailangan ma-receive dito sa ating serial monitor at saka mag-on yung ating LED. Okita nyo ba? So, send natin. So, nung nag-send tayo, na-receive yung LED on, nag-on yung ating LED. So, LED off naman, dapat mag-o-off yung ating LED. So, ang Bluetooth module medyo madali lang naman gamitin. Ang problema lang sa Bluetooth module ay yung kanyang range. Medyo maikli kasi ang range ng Bluetooth module kung ikukumpara nyo sa mga bago na yun na Wi-Fi ang gamit. So, kung madali ang wireless, ang kailangan nyo, suggest ko rin itong ating Bluetooth module. So, try natin ang small letters. So, nag-send ako ng LED on na small letters. So, na-receive siya na LED on, pero hindi siya pumasok sa code na ito. Yan. So, dapat all caps siya. Case sensitive kasi ang mga characters na dinedetect nitong ating lines na ito. So, index off since nireceive natin yung data as string hindi by character. So, buong LED on na-detect niya. So, I hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. So, if you like the video, please like and subscribe to our channel and mabay na muna. Okay, thank you. Bye-bye.